At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na mga puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Na may kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin. Na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pintuan, at sa mga pintuan
ay 12 anghel at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang sa 12 angkan ng mga anak ng Israel. Sa silanganan ay may 3 pintuan at sa hilagaan ay may 3 pintuan at sa timugan ay may 3 pintuan at sa kalunuran ay may 3 pintuan. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan at ang mga pintuan nito at ang kuta nito. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko ayon sa sukat ng tao sa makatwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubong. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe. Ang ikalawa ay sapiro. Ang ikatlo ay salsedonia. Ang ikaapat ay esmeralda. Ang ikalima ay sardonica. Ang ika-anim ay sardyo. Ang ikapito ay krisolito. Ang ikawalo ay berilo. Ang ikasiyam ay topacio. Ang ikasampu ay krisopacio. Ang ikalabing isa ay hasinto. Ang ikalabing dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At bawat pinto ay 1 perlas. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganinag na bubog. At hindi ako nakakita ng templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ay siyang templo doon. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang Kordero. At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito. At ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. At ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw sapagkat hindi magkakaroon doon
ng gabi. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumalduman o siyang gumagawa ng kasukulam-sukulam at ng kasinungalingan, kundi iyon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero.